Hi guys! Today, magkaroon tayo ng shoe review ng 361 Degree Spencer Dinwiddie 2 SE. Umpisahan ko na, no? Parang better version nga talaga ito. For me, one of the best performer na naman ang DVD 2. Kaya marami ang curious dito sa SE Edition. Tara guys, abahan nyo ako, i-review natin para malaman nyo kung bakit ko nasabi yan. Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give fuck. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na ito, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. 361 Degree DVD 2 SE Summer Edition po. Meron po itong so far nakita ko, no? Tatlong colorway, to be honest, lahat panalo. Though guys ha, yung version 1 nito, top 1, top 2 ko yata sa best budget shoes of 2023. So, ibang level yun guys. Ito mo ang pasok na naman sa top 5 to, for sure. Lalong-lalo na sa itsura niya. No? Unique, walang pinaggayahan. Simple lang din naman kahit papano yung shape niya. Premium materials po. Ginampak din ng 361 Degree high-tech nilang technology. Nilagay na nila lahat dito. Yung uppers po na ginamit dito, tinatawag nilang twist brown upper material. Kung titignan, para siyang TPU knit na meron ding dalawang layer siya. Kung titignan nyo, meron din sa loob ng mesh. Ito, nakikita nyo sa loob yung parang green mesh po siya na open mesh, napaka-breathable. Yung parang nylon na puti, o yan yung TPU knit. Very breathable naman talaga, lightweight, pero at the same time, very stable, very supportive po. Sana all. Dalawang foam po yung ginamit dito. Quick Kotech and yung Energy X. Premium cushioning ng 361 Degree. Meron din po siyang arc lock. Meron po siyang nylon sheath na anti-twist or torsion plate nga po. For safety po yan, para sa tapilok. No? Ito po, nakikita naman po dyan. And para rin sa mga flat-footed nating ka-ballers dyan. So, arch support na rin po ito and torsion support. Isa pang technology niya, yung quick wrap. Itong nakikita nyo yan, no? Parang seatbelt po ang technology na yan. Yan naman yung dalawang umaabot po hanggang baba. So, talagang mararamdaman niya yung lockdown. Yung tongue niya parang irregular. Hindi siya yung usual na parang sa gitna yung mataas. Parang patabingi. Pero nag-work. Maganda siya tignan. Sa likod, parang may hologram. Nag-iiba-iba. Parang yung logo niya and yung 361. Wow naman! Wow! Wow! TPU plate for lateral containment. So parang lahat naman ang hinahanap ko nilagay naman dito. So dahil dyan guys, aesthetic and material, 9 out of 10 po ito. Kung ginawa nilang carbon fiber itong arc lock, itong torsion plate nila, and nilakihan pa, perfect na to, no? Kasi premium yung mga ginamit, lahat ng technology nilagay nila dito. So, traction and outsole na tayo. Gumamit po ito ng solid rubber outsole. Napakakapit po. Stop on a dime. Squeaky. 10 out of 10 yung squeak nito. Maingay po talaga. Hindi rin masyado nag-a-attract ng dust. Irregular po yung mga patterns niya. Nandito yung pirma ni Spencer Dinwiddie. Nandiyan na naman yung hard work and honor na words. Para siyang mga diode. Para siyang electronic. Para siyang robotics yung pattern, no? Oh my God! Wow! Oh my God! Iba-iba yung pattern niya. Mapipindot nyo rin dito yung Quick Kotech na foam. Napakalambot. And speaking of lambot, yun din yung medyo na-disappoint ako. Usually kasi pag Dinwiddie, gumagamit po ito ng Rubestek. So siguro more on indoor. Pero traction and outsole, napakaganda. Napakakapit po nito. Pero yun nga, hindi ko to masasuggest na gamitin sa outdoor. Maliliit din po yung kanyang grooves. Medyo magkakahiwalay, konti po yung surface area, baka masira po kagad. Malambot po siya, pero dahil sa kalambutan niya, yun po, makapit po talaga indoor. So dahil dyan guys, traction and outsole, mabibigyan ko po siya ng 8.5 out of 10. Hindi ko na perfect kasi pag pinang-outdoor siya, hindi tatagal to. More on indoor basketball to. Kung gusto nyo ng outdoor shoes pa ni Spencer Dinwiddie, bumili kayo ng team. Next, punta na tayo sa safety and support.
ito nakakatuwa, no? Pang point guard na very supportive. Plus yung uppers nito, guys, ha, tinatawag niyang twist brown upper material. Bakit kaya twist brown? Hindi naman siya brown. White naman siya. Very breathable, kahit masyado siyang open, very supportive. No, mararamdaman mo talaga yung support, hindi na ito masyado mag-expand pa. Kahit pa mesh yung nasa ilalim niya. Plus, marami pang infusing, which is good for durability and for support nga. Kahit pa mag-toe drag kayo, tatagal po to. Plus, may TPU plate dito sa side for lateral containment. Medyo kinage pa niya yung foam para mas maging stable syempre dito. Kasi kung masyadong exposed tong foam na to, hindi ko gusto yun eh. Masyadong mushy kasi yung Quickotec. Pag masyado siyang exposed, medyo unstable. Masyadong mushy, no? Ito, good thing, kinage nila kahit papano. Pero in-expose nila sa mga area na good na exposed siya, no? May compression. Plus, yung heel counter nito, no? Dahil dito sa parang leather na material, okay naman, may internal heel counter naman po siya. Pero parang gusto pa ng mas stiff pang konti. Parang for me, perfect na sana yung heel counter niya. Guys, like ko sinasabi kasi, no? Heel counter, very important yan. Ito yung nagli-lessen ng risk ng tapilok. Kung maganda yung heel counter, very supportive, stiff enough, mababawasan niya yung risk na injury. And yung arch support niya, one piece na po, mahahawakan mo rin dito, no? Matatouch mo sa ilalim for twisting support na rin po. So, iwas tapilok na rin po yan. Plus, yung outrigger niya kahit papano naman, makapal naman, malapad naman, and low to the ground naman to, very stable na sapatos, very supportive po talaga. Dito sa middle side, umaangat din yung foam. Kahit papano, nag-act siya as a sidewall sa mga jab step, euro step, mga side to side movement mo, cover na covered ka. So, panalo-panalo po yung support nito, guys. For me, isa sa mga supportive na low-cut shoes ngayon. Ulit-ulitin ko pa ba? So, mabibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10. Hindi ko lang na perfect kasi parang gusto ko lang ng konti pa dito. Kasi buti na lang umangat naman tong foam. So, may support naman. Gusto ko lang ng... Next, punta na tayo sa fit and comfort. Ito, guys, no, nakakagulat. Isang reason dyan is mesh po ang kanyang struggle board. Ito na yung nauuso ngayon eh, no? Yung leaning, ginagawa to, yung anta, mesh struggle board. So, napakalambot. Parang nandun na kayo kagad sa foam, nandun na kayo kagad sa Quickotec. Mararamdaman nyo na kagad yung foam. Plus, yung Quickotec nga, napakalambot. Parang mala Adidas Boost yung compression niya, no? And exposed po siya, yo. Plus, very padded po. All throughout, one of the most comfortable shoes na this first quarter ng taon. And isa to sa pinakamagaan din. Parang mas magaan pa to sa DVD 1 SE. Yung grams niya po, no? 380 grams. And pinaka-flexible. Tingnan nyo naman, guys. Sobrang flexible, no? So, maraming 4-foot flex. Very mobile yung ankle nyo. Heel-to-toe transition, napakadali. Tingnan nyo naman yung arc dyan, yung arc dito. And yung fit nito nga, guys. Yung wide foot friendly ito. Guys, hindi nyo na kailangan mag one size up kung wide foot kayo, kung wide footer kayo. True to size na po kayo dito. Kung narrow ang paan nyo, ganito yung suotin nyo pa rin, guys. Kasi nga, safe yun. Better choice yun. Kasi nga, pag naglaland tayo talaga galing sa talon, yung mga daliri ng paan natin talagang nag-i-spread siya. Yun yung natural way niya para mag-absorb ng impact. So, wag nating ilimit yun sa pamamagitan ng pagbili ng mga narrow na sapatos. Dapat masanay na tayo sa medyo wide. Fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10. Very well padded po lahat. Step in comfort, panalo. Wala na akong hahanapin pa. One of the most comfortable shoes this year. Next, cushioning po. Yun nga, gumamit ito ng dalawang cushioning setup. Yun yung nilamang niya sa DVD 1. Talagang improved to. Usually, guys, version 2, version 3, parang walang nangyaring improvement. Minsan, nagiging worse pa nga. Diba? Pumapangit pa lalo yung sapatos. Dito, mararamdam mo talaga may improvement. Kinasaludoan kita. Hey! Lalo na sa cushioning. Kasi gumamit po ito ng Quickotec
hindi lang basta-basta niya ginamit. Alam naman na siguro ng 361 na pag bumibili tayo ng Spencer Dinwiddie na shoes, ang reason kung bakit nailagay natin ito sa top best budget shoes and for point guard, dahil nga low to the ground, napakaganda. Kasi you will feel fast, you will feel quick, and yun po yung iwas injury dahil para siyang minimalist shoes, para siyang barefoot shoes. Guys, hindi rin maganda, hindi rin safe na masyadong mataas yung heel drop, ha? Mas mataas yung risk na matapilo kayo. And yung Energy X, dun tayo mag-start, yung Energy X na foam, more on bounce siya. More on a stiff side siya, medyo matigas siya. Pero kasi, more on court feel kasi tong foam na to. Ang kagandahan na complement niya, yung Quickotech. Ito. Kaya kinumbay nila, kasi kung Quickotech alone, mawawala yung court feel. And very mushy nga siya. More on impact protection po yung Quickotech. Nandun pa rin yung bounce, pero more on malambot siya, more on plush siya na foam. So, minsan unstable. Kaya maganda kasi pinalibutan ito ng Energy X na foam. Nasa gitna lang na yung Quickotech, pumalibot yung Energy X na foam. So, very stable na po. Nandun pa rin yung compression, pero hindi pumupunta kung saan-saan yung Quickotech na foam. So, very stable pa rin po ito. So, balance. Nandun yung impact protection, nandun yung shock absorption, pero nandun pa rin yung court feel. So, for me, cushioning, perfect. Ang galing ng pakakagawa nito. 10 out of 10. No, better to kaysa sa DVD lang. No, next, punta na tayo sa breathability. So, halatang halata naman. Summer edition, guys. Mas breathable ito sa regular version, no? Ito yung regular version. Breathable pa rin naman yung regular version, maganda. Pero mas halata naman yung butas-butas dito. Ang lalaki ng butas dyan, no? Tingnan nyo naman, pati sa medial side, sa lateral side. So, 100% pasok yung hangin. Hindi na kailangan patagalin, pati yung tang. Sobrang laki ng mga butas-butas nung tang. 10 out of 10 po to, breathability score. No-brainer na yun. Next, punta na tayo sa price tag. Ito nakakagulat, guys, kasi mag-anniversary sale yata ang Lazada sa 24th hanggang 27 yata, if I'm not mistaken. So, maglalagay po ko ng voucher dyan. Mapapaabot nyo ng 3,500 ito. Guys, sa ganung presyo, naka-signature shoes na kayo, naka-premium shoes, perfect yung impact protection, pogi. Talaga namang sulit, guys. Nagigil ka. So yun, guys, gamitin nyo yung voucher dyan. And yung link, legit seller po, 361 degree po mismo yan, no? And iskura na natin to, hindi na kailangan patagalin. 10 out of 10 po to sa price tag. Napakagaling ng pakapresyo lagi ng 361 degree sa mga DVD shoes. DVD 1, DVD 2. Though, pag natapos kasi, guys, ito makinig, ha, very important. Pag natapos yung birthday sale ng Lazada, nasa 4,000 plus to eh. Parang 4,500 talaga siya. So, bumili na kayo habang sale. Kung i-click nyo na yung link, bilhin nyo na, tapos next time nyo na problemahin, no? Kasi magmamahal po siya. Sayang naman po yung voucher. Kasi worth it na sapatos. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga pang-point guard na sapatos from 361 degree, maglalagay po ako ng mga link dito. Pindutin nyo lang po yan. And guys, huwag nyo kalimutan, pindutin din yung bilog dito para ma-subscribe po agad kayo, para like and updated sa mga next videos. Kung maraming salamat po sa panonood, mag-ingat po kayo palagi, and lagi nyo rin pong tatandaan to always, always drink your protein. Bye!